Yo, what's up? Bagong vlog na naman tayo, no? Marami kasi nagtatanong sa akin, lalo alam ng mga followers natin na isa tayong Oppo promoter, tinatanong nila kung paano nga ba mag-apply kay Home Credit at paano ma-approve agad-agad. So, ito yung mga kailangan natin. Pero bago ang lahat, simulan na muna natin sa intro. Mag-intro muna tayo. So ngayon, ito na nga. Ano nga ba yung mga kailangan, requirements ng Home Credit para mabilis tayong ma-approve? Kailangan natin, unang-una, syempre, ng 2 valid IDs. At least 2 valid IDs lang. Pero mas maganda kung mas marami. Ito nga pala, si Home Credit, meron siyang tinatawag na primary and secondary ID. Pangunahing kailangan ng Home Credit is yung mga primary IDs. Ano-ano ba yung mga primary IDs natin? Ito siya. Tinatawag na secondary ID. Ano-ano ba yun? Ang mga secondary natin, eto siya. Halimbawa, kumpleto ka na sa IDs. Paano nga ba ang gagawin natin bago tayo mag-apply? Unang-una, kailangan natin mag-download ng Home Credit application. Ito siya. Ayan. So, pagka-download natin ng Home Credit application, ipi-fill up natin yung buong details ng sarili natin. Yung pinaka-details ng buong-buo talaga. Hindi pwedeng mamiki tayo. Hindi pwedeng lokohin natin yung application. Dahil once na matapos natin i-fill up ang tong application, automatic, dadirect pa tayo sa pinaka-sales agent ni Home Credit. So ito, paano kung wala tayong pan-download ng applications or hindi kaya ng cellphone natin mag-download ng applications ng Home Credit sa Play Store? Okay lang, walang problema. Mas maigi na dumirect na tayo mismo sa SM, sa Robinson, or kahit sa ang malls na bibilhan natin or kukuwanan natin ng cellphone through Home Credit. So ito, ano nga ba yung mga kailangan natin dalhin sa SM? Ayun na nga, tulad ng sabi ko kanina, dalhin natin lahat ng IDs na meron tayo. Hanggat maaari, ulitin ko, lahat ng ID na meron ka, dalhin mo. Bakit? Kasi once na may mali sa isang ID mo, like for example, yung date ng birthday mo, or yung spelling ng pangalan mo, hindi siya tatanggapin. So, kailangan natin clear and full of details ng buong pagkatao natin. Once na mag-a-apply tayo kay Home Credit sa malls, siguraduhin na natin kung anong unit yung kukunin natin. Like for example, kasi pagdating mo sa mall, maraming promoters yan. Maraming ipopromote nila yung kanya-kanya nilang brand, syempre. Tulad ko, opo, ipopromote ko yung brand ko sa'yo. Siyempre, para mas magustuhan mo. Dala mo na lahat ng ID mo. May 30 to 40% ka ng dalang pera para pang down payment. Ang kailangan pa natin, siyempre, unang-una, cellphone. Kailangan natin ng cellphone kasi si Home Credit, hindi kanya ipoprocess hanggat wala tayong gadgets na dala. Bakit? Kasi kailangan natin ng contact reference. Dalawang contact number ng katrabaho, kaibigan natin, at dalawang contact number ng kamag-anak natin. Paano ako mag-apply kung employed ako at ano ang requirements? So ito yon. Kapag employed ka, kailangan 3 months pataas ka na dyan sa trabaho mo.
At the same time, meron ka na dapat company ID. Okay lang naman kung wala ang company ID. Basta meron kang proof na doon ka nagtatrabaho sa mismong company na sinasabi mo. Paano naman ako mag-a-apply kung hindi ako employed? Business lang ang meron ako. Kasi siyempre, sabi mo ha, business ang meron ka. Is meron kang business permit. Diba? So, ayun yung kailangan natin. Proof. Proof. Lahat ng proof na meron tayo, dalhin natin. Bago tayo pumunta ng malls, bago tayo mag-apply, para hindi masayang yung oras natin. Meron pa pala. Paano po pala kung hindi ako employed at hindi ako nagbi-business? Wala akong business. Remittance lang po ang meron ako. Like for example, pinapadala lang ako ng magulang ko, ng asawa ko, ng kapatid ko galing sa ibang bansa. Okay lang, walang problema. Dali natin yung remittances natin. Ang mahalaga, at least 3 months updated. Like for example, anong buwan ngayon? July. Kailangan dala natin yung June, April, tsaka yung May. Ayun. 3 updated month ng remittances. Tapos, ang mahalaga, alam natin yung roaming number nung nagpapadala sa atin. Okay? Ano nga ba yung mga tinatanong na SA, ni sales agent sa atin, para i-input doon sa laptop nila? So, ayun. Ang tinatanong ng mga sales agent ni Home Credit, syempre, about personality lang natin. Kung ano lang yung meron sa'yo. Like, for example, sino itong nagpapadala sa'yo? Kung remittance, kung tumatanggap ka ng remittance. Sino itong nagpapadala sa'yo? Ano mo to? Magkakilala ba kayo? Roaming number niya? Ano-ano? Ayan. At the same time, ano pa ba? About personality mo. Ayun, walang ibang tinatanong sa'yo ng credit. Hindi sila kismosa. Hindi sila kung ano-ano. Hindi ka nila papaikot-ikutin. Hindi sila scammer, guys. Hindi sila scammer. Tatanungin lang nila about personality mo. Saan ka nakatira? Ilang taon ka na? Totoong pangalan? Ihingi sila ng contact reference, tulad ng sabi ko kanina. At the same time, proof sa sinasabi mong source of income. So yun, after nila magtanong sa inyo about sa personality, source of income ninyo, syempre, ipapasok nila yung lahat sa computer, di ba? At the same time, hihintayin na natin kung approve tayo o hindi. Anong tips naman ang ibibigay ko sa inyo para mabilis tayong ma-approve kay Home Credit? Ito yun. Tips number one, humanap tayo ng mga kaibigan, katrabaho natin na dati ng may Home Credit or may Home Credit app. Active sa Home Credit. Bakit? Kasi kailangan natin sila. Unang-una, dapat wala silang palya sa Home Credit. Like for example, meron akong katrabaho na nag-apply sa Home Credit, kumuha ng cellphone. Then until now, naguhulog pa rin siya, wala siyang delay, wala siyang palya sa paghulog. So, isa siya sa gamitin mong contact reference para hatakin niya yung pangalan mo at ma-approve ka agad. Gets? Isa pa, kung meron kang kamag-anak, pinsan, kapatid, magulang na nag-apply ka Home Credit at may active account kay Home Credit, pwede mong gamitin yung pangalan niya para ilagay mo rin sa contact reference. Para hatakin din niya yung pangalan mo at ma-approve ka. Okay? Isa pang tip natin, tip number 3. Dalawa na yung nabigay ko kanina. Tip number 3, dapat maging totoo ka sa bawat sagot mo kay Home Credit at kalmado ka lang. Huwag kang parang kinakabahan kasi marami kaming na-experience, lalo ako. Marami ako naging client na parang kinakabahan siya pag kinakausap siya ng Home Credit, pag ini-interview siya. Siyempre, doon pa lang, alam mo na kagad na, hindi ko naman sinasabi, pero siyempre, sa reaction ng tao, malalaman mo na kagad kung bakit siya ganon. Ayoko lang salita. Tips number 4. Lagi tayong magpo at opo. Galangin natin. Respetuhin natin yung Home Credit kasi nga tayo na nga lang yung umuutang. Huwag tayong maging mas matapang. Kasi karamihan, kung sino yung umuutang, sila pa yung parang maangat. Like for may mga ganun kasi ako naging client. Sila na nga yung umuutang. So sila pa yung parang mas mayabang, nagmamadali. Huwag kayong magmadali. Kapag nagpapa-process kayo, ini-interview kayo ng Home Credit, huwag kayong magmamadali. Huwag kayong parang atat, minamadali niyo sa Home Credit, nagagalit kayo, ganyan. Wag, kayo yung nangungutang. Maging humble tayo. Hayaan natin sila. Alam nila yung trabaho nila. Okay? So, ayun guys, gets nyo na. Kung bakit maraming hindi na-approve kayong credit. Kasi nga, ganun yung nangyari. At kung bakit maraming na-approve din kayong credit. Kasi nga, ganito yung ginagawa nila. Yung sinabi ko kanina. So, ayun.
yung mga sinabi ko, gawin nyo, sundin nyo. Promise, 100% guys, ma-approve tayo kay Home Credit. Ito yung mga some tips natin kung paano tayo ma-approve kay Home Credit. So, napakadali, napakadali lang talagang ma-approve sa mga loan. Hindi lang naman kayong credit, marami din ibang loans. So, like Flexi Finance, Aeon, Cashalo, napakadami. So, yun ka po kayo, no? Kung nag-gets nyo yung sinabi ko, yung tips tutorial ko dito, like nyo to, huwag nyo kalimutan. At the same time, kung meron kayong tanong, hindi lang kayong credit, sa ibang financing, Flexi, Aeon, Cashalo, drop nyo sa comment section. Lareplyan ko kayo para matulungan ko kayo. Tapos, ano pa ba? Huwag nyo kalimutan ni share to kung sakaling nakatulong ako. Kung sakaling na-approve kayo sa Home Credit, guys, comment kayo rito. Comment nyo kung ano yung unit, ano yung brand na kinuha nyo pa. So yun, dito na nga, mag-outro na tayo. Tatapusin na natin tong vlog na to, guys. Salamat sa lahat na nanood. Sana talaga makatulong ako sa mga bala kumuha ng cellphones, mga gadgets sa inyo, kay Oppo, Vivo, Huawei, Realme, Samsung, kahit ano bang gadgets yan, kahit appliances, sana makatulong ako sa inyo. So don't forget to like this video. Don't forget to comments kung sakaling nagustuhan nyo. At the same time, share nyo na rin kung meron kayong time. Salamat!